welcome back to my channel. At ngayon, pag-uusapan natin kung paan pumayat ng walang exercise. So, gusto nyo bang malaman? Stay tuned and keep on watching! So, disclaimer lang po, hindi po ako isang professional dietitian. So, I highly suggest, mas mabuti pa rin na mag-consult po tayo sa doctor because all of these tips that I'm gonna be sharing is based on my personal experience. Okay. Tip number one, guys, drink a lot of water. Kailan? So, mas magiging effective yung weight loss natin with the help of water kung iinumin natin siya sa tamang panahon. So, yun na nga, tamang panahon, guys. Bago pa tayo tuluyang magdrama dito, yung pag-inom ng tubig, mas magiging effective siya kung iinuman natin siya in the right time. My tip is, pagkagising natin sa umaga, punta kagad tayo sa kusina, kuha tayo ng warm water. So, iwasan din natin uminom ng cold water na, for example, galing sa ref or refrigerator kasi mas matagal matunaw yung pagkain kapag iinumin natin is cold water. Inom din po tayo ng 1 glass of water, 30 minutes, bago tayo kumain. Inom din po tayo ng tubig bago matulog. Tip lang po, wag masyadong madaming tubig bago matulog. Siguro mga half glass of water lang okay na yun kasi pwedeng maka-apekto sa sleep natin yung sobrang dami ng tubig. So, kasi yung tendency niya is pag napawiwi tayo in the middle of the night, so syempre babangon tayo, pwede mong ma-disrupt yung sleep natin. So ito, guys, alam ko medyo mahirap, lalo na dun sa mga may sweet tooth kagaya ko. Yan, iwas-iwas din po tayo sa sobrang matamis, sa sobrang maaalat na pagkain, at sa sobrang mamantikang pagkain. Ito lang yung parang tip ko sa ating lahat na gustong mag-try na ma-maintain yung weight natin. Not eventually naman na talagang pumayat tayo like the supermodels. Gusto lang naman natin ma-maintain yung weight natin and para na rin maging healthy tayo, para makaiwas na rin tayo sa mga sakit. Huwag natin totally alisin sa diet natin yung sweet, salty, medyo oily foods kasi ang tendency niyan, pag sobrang inalis talaga natin siya sa diet, may tendency tayo na parang mag-binge eating tayo na kung saan sobrang tagal nating tiniis na hindi kainin yung mga medyo junk food tapos may tendency na pag nakakita tayo nun, sa sobrang craving ka na talaga, parang kakain ka ng kakain ng sobrang dami. Parang mababaliwala lang lahat ng effort mo before. Pwede naman nating i-replace ng fruits yung mga sweet cravings natin. Bili tayo ng banana, apple, oranges. At the same time, healthy eating na, napupunan pa natin yung mga sweet cravings natin. So guys, added tip ko lang pala kapag kain tayo ng prutas or bibili tayo ng prutas, kung medyo budget friendly or medyo tight yung budget natin, mas okay na bilhin natin yung mga prutas na nasa panahon. For example, kung tag rambutan ngayon, mas okay siguro bilhin mo yung mga rambutan, or kung tag mangga, bilhin natin yung mangga para mas makatipid din tayo. So next tip, guys, eat vegetables high in fiber. Bakit natin sinabing high in fiber? Kasi it will naturally detox our body. Ano ba yung mga gulay na high in fiber? Pag sinabi kasi natin high in fiber, siya yung hindi natutulong sa katawan. But good thing is that nalilinis niya yung ating intestine or yung bituka natin. For example, sitaw, kalabasa, or okra na maganda sa digestive system natin. At ang sunod nating tip, drink green tea. Bakit green tea? It is very rich in natural antioxidants. At good thing din sa mga coffee lovers, coffee, it also helps to become a natural antioxidant for our body. So, yung caffeine, mas maganda siya kung walang creamer. Mas effective siya na pampapayat or pang flush out din ng mga toxins sa ating katawan. Sunod, guys! Eat your food slowly lang, dahan-dahan lang, baka mabulunan. Pero, real talk, bakit mas mabagal natin kakainin yung mga pagkain natin? Kasi daw, mas nasasatisfy tayo or mas meron tayo nung feeling na mas busog tayo kapag mas mabagal natin kakainin yung
pagkain natin. So, kapag mas feeling na busog tayo, ang resulta, mas konti lang yung makakain natin kesa sa sobrang bilis natin kumain. Another tip, tulog po tayo ng kumpleto. Huwag puro ML o puro FD. Huwag puro stock sa X. Mali. Tulog po tayo ng kumpleto at least 6 to 8 hours a day para mag-increase din yung metabolism natin. So, paano papasok yung metabolism natin? Kapag mas okay yung tulog natin, mag-i-increase yung metabolism natin, and kapag mas nag-increase yung metabolism natin, mas nako-convert yung mga food intake natin into more energy. Hindi siya mako-convert as fat. At dyan na nga po nagtatapos ang aking tips para pumayat ng walang exercise. So, kung magkakaroon kayo ng time, mas okay pa rin na may exercise. Pwede tayong maglakad instead of sakay lang tayo lagi ng sakay sa jeep or sa taxi. Kung malapit naman yung ating pupuntahan. And sana makatulong. Alam kong kaya niya yan, guys. See you on my next video. Goodbye!